Orange and Lemons versus Francine Diaz. Mainit na mainit ngayon dahil nga doon sa may naganap na concert sa Mindoro. Pare, kamusta? Yun. Kamusta? Yun lang nga. At mayroong sapawan na nangyari doon sa Mindoro, pare, doon sa San Jose. Mindoro. Sapawan singitan daw eh, no? Oo, at balita is itong si nakasampan na yata ang Orange and Lemon, tapos umakyat itong si Francine. Tapos sa kumanta yata ng isang kanta. And okay. Nag-walk out. Anong masasabi itong... mo doon? Anong masasabi mo doon? Panoorin muna natin itong short clip. Although marami nang nakapanood ng mga ibang clip eh, pero ipapanoorin natin to. Okay, okay. Sige, sige. Kuha natin sa Showbiz PH. Para sa mga artist, kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh. So sana naman walang sumisingit. Respeto lang ba? Usap-usapan ngayon sa social. So ayun. So in shortcut, yung sabi nga ng ano, is on stage na yung Orange and Lemons dahil sila naman talaga yung una according sa program, sabi ng technical staff. And then pinaakyat daw itong si Francine ng organizer upon request daw, puro daw eh, no? Kasi puro ano eh, ng manager ni Francine. Ito naman si Francine, sumunod naman kahit alam na niyang nandun na yung banda doing their final check para mag-intro. Kaya, tinan mo, di ba, can we play some music? Ang sabi naman ng technical team doon, hindi namin alam na si Francine na nagkagulo dahil nga what music dahil hindi pa naman time niya. So yun ang pangyayari. Oo. So sino ba? Tapos na bad trip ang Orange and Lemon. Na tapos eh nag-walkout sila, ganun ba 'yung nangyari doon? Yun ang sinasabing walkout. Eh sa akin naman, ano na magagawin nila doon? Tatayo lang sila doon habang kumakanta si Francine. Eh hindi naman ordinaryong banda itong Orange and Lemons na pwede kasi to kung party lang, 'di ba? Show band, party. Pwede 'yan eh, singit-singit. Saka pareha silang artist eh. Silang artist. Named artist yan na may pangalan eh. Alam nga naman kumakanta si Francine, nakatambay lang sila doon. So, hindi naman talaga, siguro walk out dahil mukhang nagdabog dahil na, in a way, baka nag-overreact tong si ano eh, no? yung vocalista nila. Mm-hmm. Ikaw, pareho naman tayong banda. Ikaw sa'yo nangyari yan, anong gagawin mo? Ako gagawin ko dyan pare. Sa totoo lang, kaya kanina nga nag-uusap tayo, magkaiba tayo ng opinion. Ang gagawin ko diyan, hindi ko na siguro bababa na lang tayo sa stage. Sige, bababa na tayo sa stage para solo niya na yung solo niya na yung stage. Ganun siguro pinakamagandang gawin do. Pero para mag ingay ka pa doon, mag-ingay ka ng gitara, kasi pare ganito 'yan eh. Pag ibinalik mo doon sa tao, let's say nabastos sila dahil umakyat yung tao. And then ang ginawa mo is binastos mo rin yung tao kasi nabastos ka. Then, walang nabago ng bastos ka rin. Nagets mo? So, wala ka na rin respeto. Ano nangyari? Ganun ang nangyari. Ngayon, kung ang ginawa mo is, okay, nabastos tayo. Sige, bumaba na tayo. And then, pinayaan mo siya matapos. Umakyat ka, saka mo sinabi na, binastos mo naman kami. Ganyan, ganyan. Hindi, lalabas doon na kahit na art, kasi ang artist napaka-sensitive eh. Lalabas doon na professional ka pa rin. Ganun yung gusto kong ipunto. Tama rin yun, pero kumbaga, nag-overreact kasi si nag-overreact, Pero unang-una, hindi naman talaga walk out yun dahil talaga namang aalis sila. Siguro yung the way lang siya na umalis. Hindi paano... yung walk out pare, hindi yung walk out na sinasabi ko. Yung nagpatugtog sila ng gitara, nilakas nila yung gitara, nag-ingay sila. Yung sinasabi ko parang pambabastos. Hindi. Tayong tao. Hindi, baliktad naman sa akin. Kasi sila talaga yung nandun on stage para final check ng instrument. Hindi na nga yun yung nangyari. Ang nangyari, nagsasalita na yung tao eh. Kumbaga, talaga, para sa akin talagang bastos ton si Francine. Bastos din siya. Pero sana hindi nila ginantihan din ng pambabastos. Nang walang utak. Para... Kumbaga sumunod siya sa manager niya. Sumunod. Naman.
Siguro napikon lang talaga tong ano. Pero kung ako rin siguro, pare, as artist din, napipikon din ako. Baka hindi na nga ako tumugtog niyan eh. Ako mapipikon ako in a way, pero hindi ko gaganunin yung artist din sa harapan. Hindi ko na sila. Sige na, bumabanner. Kasi may mga katulad mo, sabi mo nga kanina, may na-experience ko rin yun sa isang banda. Sila, di ba? Sikat na banda yun na. Ang nangyari yan, sikat na banda yun. No? So kami yung on tour. Oh naman opener kami pero nung time na yun may album din. Tapos since mainit na yung crowd, gusto kaming pahintuin in the middle of our set na hindi pa namin time dahil sila na raw. Sabi ko hindi pwede. O di yun, iaway kami backstage. Nangyari sa akin yun, pare. Sikat na banda na kinalang pamilya to, kinalala to, yung mga sikat na yung mga naging anak-anak nito, sumikat na artista pa eh. Nangyari sa amin yun eh, nakatugtog din kami. Usually ang first set, ang set is 45 minutes lang naman pag nasa mga hotel ka eh. Hindi naman pwedeng lumampas diyan, eh, 'di ba? So, siguro dahil na-threaten sila dahil yung kami yung banda puro bata, tapos yung singer namin na dalawang babae, manupit din ang formahan, bata rin. So, ang ginawa nila pare, nag-party sila. In fairness naman sa kanila, nakuha naman nila yung crowd. Nag-party naman yung tao. Pero siyempre, may limit ka lang sa time mo. Kinuha nila yung... Lahat ng yung, prime time. Pare, para silang nagdalawang 45 minutes. Oo, tama. Oh. Ilala ko nga yung bandang yan. Oh, ngayon, ano nangyari sa amin? Oh, kami na bro, hindi na kasi na sobrang sila eh, kilala sila. So may attitude yung bandang yan eh. Sino nga ba yan? Sila yung naman uli yung sasampa pare. Kami na parang, sige, kasi pagsampa nila uli, last set na nila yon, tapos na. Hindi pwede na kaming, yun yung nakita kong style na ginawa nila para magwala man kayo dyan, wala na kami. Di ba? Yun. Parang ito wala na kayong pakialam. Isong siya sa Orange and Lemon, siguro in a way nag-overreact kasi pag on the spot pare, hindi mo na maano yung emotion mo eh. Lalo na yung, ando ka na, adrenaline na yun eh. Nung nag-get mo, adrenaline na, ito na, concert na, libon tao. Biglang, yung adrenaline mo na saya, magbibigay na saya, mapapalitan ng madadivert yun sa inis. Di ba? Baka ganun eh. Tayo nasasabi natin ngayon yan eh. Relax tayo eh. May mga pride din yan dahil siyempre artist sila eh. Di ba? Hindi naman flop ang album niyan. Sikat ang album ng mga yan. Naman, diba? Worldwide. Siyempre meron din pride yan. Oo. Tama yung sinabi mo na may reaction dapat pero yun lang yung masasabi ko doon sa ginawa nila. Siguro, sa akin, kung ako bilang, kunyari ako, miyembro ng Orihin Leo, sige, kabuisit naman to, mapikon ka. Pero sige na, control your emotion. Kaya maging professional ka pa rin. Sige na, bumaba na lang tayo. Hindi pahayaan mo siya dyan. Pero di para sa akin naman. Saka nga mag-react ngayon. Tama yung ginawa niya, nagsalita siya eh. Okay lang yun yung sinabi niya. Siguro yung ingay lang, no? Nung nado na nga, yun nga yung sinasabi mo. Pero para sa akin, talagang matindi yung ano nito. Mabigat sa pananaw ko yung kasalanan nitong Francine Diaz. Kasi ano yun, anong tawag doon? Ang sapaw talaga ang tawag. Tsaka disregard. Dinidisregard niya yung ibang artist. No? Basta ito, sampa ako. Ngayon, may mga nagsabi, sinabi ng organizer, sinabi ng... Ang ano ko doon, wala ba sariling utak yan? Sinabi mo sa akin, teka lang, sasampa ako, nandun na yung banda eh. Tama. Diba? Kasi bilang utak? Bilang isang artist naman, dapat mag-consideration ka. Teka muna. Hindi. Kasi nakasampan na sila. Sige na, patutugin mo na yan. Nakahiya. Tama, mamaya na lang ako. Yun ba sinasabi? Hindi na kasalanan. Or, ang pinaka-the best na magagawa niya, kung talagang, let's say, meron pa siyang ibang gig na pupuntahan that day, kailangan niyang makaalis agad o whatever kasi sikat din naman si Francine. Ang pinaka the best nun is in-approach niya yung Orange and Lemon. Di ba? Kasi like madali backstage. Ka usap ang banda, pare. Bro, totoo. Pasensya na kayo. Alam ko kayo na susunod. Isang song lang naman ako. Baka pwede naman isingit. Isang kanta lang naman ako.
Pagbibigyan niyan sigurado. Ngingitian lang niya. Ngingitian lang niya yan. Eh kaso hindi nga nabigla. Kaya nga sa yung iba, dinedefend. Hindi niya kasalanan. Kasalanan din niya. Kumbaga manager, kasalanan organizer sa Francine. Tapos nag-overreact si ano. Pero yun nga, tulad ng sabi mo, kung tayo, ito gagawin natin. Relax lang tayo. Pero sa akin naman pare, pag on the spot na at nandun na yung hype na hype ka na, nandun na yung init ng katawan mo, yung adrenaline mo, hindi ko alam kung magagawa ko yun o magagawa mo yun. Dahil iba na eh. Iba. Baka mamaya, later, ay dapat ganun pala ginawa. Baka ganun din siguro inisip na sa Orange Lab. Na ano na siya, pumitik na eh. Pumating na yung ulo niya eh. Tama, sabi mo, sensitive kasi, eh, as artist. Kung doon pa lang sa, ano, meron, makikita mo na yung reaction nilang dalawa eh, na parang... Gulat. May girian na eh. Pag akyat pa lang sa stage, may girian na. Nakikita mo ba? Oo. May tension na. Iba yung mukha ni Francine doon. Iba din yung mukha ng banda. Parang ikaw pa yata mahuuna. De, tsaka yun nga, proof yung ano, yung wala siyang minus one music dahil nga, hindi ready yung production team sa likod. Eh, hindi. Sumingit nga eh. Sumingit. So, nagkagulo. Na sabi ng isang production crew, hindi namin alam yung ano yon, yung tawag doon. Kumbaga, may spinner yan eh. Spinner doon sa may crew. Tapos biglang hindi niya alam. Hindi siya ready dahil nabasag yung schedule. Ah, totoo. Yun. Sa akin naman. Kaya yan, nag-away-away sila. Oo. Pero sa akin, pare, as artist, mas ka-respeto yung Orange Lemon. Magte-take side ako dahil unang-una, anong kinanta ni Francine? Yung ano, si, sino to? Yung Taylor Swift. Taylor Swift. Tapos, sorry ha, hindi. Oh, maganda siya, pero singer? Hindi naman siya singer. Kumbaga, mas ano parang talaga yung ano, mas talagang artist talaga yung Orange Lemon sa pananaw ko na nabastos. Yun ang problema kasi minsan, yung iba, artist daw. Eh, maganda, oo. Oh, maganda kung sa maganda. Pero artist yun lang. Ewan. So, nagtitake side ka dun sa, oo, ano, sa banda? Oo. Ano ako, kumbaga, sa akin, baka nga nag-overreact, o oh, kanya lang, tulad sabi mo, sensitive kasi may ego and spur of the moment, di ba? Pero para sa akin yung dulo, si Francine, kahit sino pa magsabi sa'yo, kung meron ka sariling utak, alam mo na mambabastos ka ng tao. Totoo. Di ba? Kasi pa kami bilang babans. Kahit naman ako, nangyayari din sa amin yan. Eh. Pero siguro, mali si Francine. Huwag mo na lang gawan din ng mali. Yun lang yung sa akin. Ah, tama. Sama naman yun. Overall, in general naman yun eh. Kasi ayawot sa gusto mo. At the end of the day, kung pinagbigyan mo na lang siya, hindi ka kumuha ng mali. At the end of the day, saka ka nagsimutok. Then, walang masasabi sa iyo yung mga tao kasi sabagay. Ka, diba? Tama. Tapos, walang masasabi. Eh, binastos nga ako niya. Na. Wala nang masasabing gano'n. Eh. Lalabas talaga na isa kang maayos na artist. Sabagay. Yun naman yung ano ko. Kasi, ako kasi pare, ayoko nung ano, alam ko tama ang Orange Lemon dito kasi nandun na nga sila sa stage. Alam ko tama sila pare. Kaya lang, ang hindi ko kaya, yung para kang mamamaya ng tao. Palalalain pa yung sitwasyon. Oo. Yun yung parang hindi ko kayang gawin. Kaya kanina, nagbabanggaan tayo sa part na yon. Pero, tama ka naman sa sinasabi mo na dapat hindi umakyat si Francine. Kasi alam mo na hindi mo pa time. Oo, alam niya. Nandun na sa on-stage. Hindi mo pa oras eh. Nandun na yung bagay. Kahit sino pa magsabi. Eh. Oo, dapat. Uy, excuse me po. Sir, okay lang po ba? Sisingit lang po ako. Di ba? Ganun eh. Ang banda, pare, hindi mahirap pa usap sa ganyan. Lalo na kung hindi naman kayo parehas banda. Di ba? Oo, totoo. Solo artist na lang eh. At the end of the day, pare, iniintay ko sigurado magbabati itong dalawa. Tapos congratulations sa kanila pareho dahil pareho kayo nag-trending. Mamaya, nag-usap kayo, mga loko kayo, ha? Nag-trending. Hindi natin alam, nag-trending. At the end of the day, win-win tong ano. Actually, hindi ko kilala to si Francine Diaz. Hindi ko siya kilala. Di ako mahilig siya. Kahit ako, hindi ko kilala. Oh, ngayon, nakilala ko na siya dahil dito. So, at the end of the day, good to, no? Para sa kanila.
Lumikit pa sila lalo. Ano ba sikat na kanta ng Orange and Lemon? Nakalimutan ko na. Pinoy ako, mga ganon. Pinoy tayo, kumanda, Pinoy ako. Ay, oo. Dito, ganon. Kumanta pa ako ng nyaw-nyaw. Oo, nasa biyahe tayo ng mga time na yan. Eh, sikat na sikat din abroad yung mga kanta nila, di ba? Oo. Oo, pero palagay ko, magbabati itong dalawang to. Maayos din yan, I'm sure. Oh, malamang mag-concert pa itong dalawa, no? Buha ko sa kanila, mag-concert na lang sila, no? Pareho silang patok. Sabay. Totoo. Mm-mm. O, sige. Tapos, i-guess nila si Francine. Yun nga, i-guess nila si Francine, ano? Yun yung ano, no? Very special guest. Oo, putok yun, ano? Amari, ha? Forecast natin, mangyayari yan. Oo. Tapos, may nang sisigaw ang tao kayo. Kasi katay niyo, kasi ano ko rin yung demo, di ba? Oo, di ba? Oo, saya nun. Ang saya talaga, no? Tapos, ikikita pa sila ulit, concert na. Oh. Yun. Mm-mm. O sige, sila sana. Sila ba kumasa nung ano, pare, nung umuwi ka na baby? Sila ba yun? Oo, naku, hindi ko alam. Sino ba yun? Sila ako magtanong eh. Eto, tanungin natin si Google. Uwi ka na... Oh, hanggang kailan? Uwi ka hanggang na baby. Kailan? Oh, maganda hanggang yung kantong yun, no? Oh, ang ganda nun yun. Paborito ko yun. Kinakanta ko lagi sa karaoke yun. Sila pala yun? Sila yung kumanta nun eh. Ganda. Actually, hindi ko alam na sila kumanta. Umuwi ka na ba? Ang ganda naman ng catch na yun. Ganda nung ano na yan. Ganda. Oh, ganda nung kanta niya. Lagi ko kinakanta pag nagpa-practice akong ng mga karaoke. Kinakanta ko lagi yan. Kakantahin ko ngayon. I-upload ko sa Facebook natin. Ah, sige. Para i-support naman dito kay Orange and Lemon, pare. Kasi gusto sila ni Francine. Tignan natin kung matupad yung ating forecast, no? Madam Auring, Madam Alvin. Mag-aayos siya, I'm sure mga artist naman madaling mag-ayos eh. Pag lalo na isa magpapakumbaba, lalo na kung si Pansin mismo magsasabi, guys, sorry ah. At pasesya na kasi marami lang talaga akong gig. Eh, matagal lang gig nyo dahil concert nyo yan. So, mas mahaba ang ihintayin kong oras kaysa sa 5 minutes sa pagsulpot ko. So, pagpasensyaan nyo lang ako. Tapos na agad yan, I'm sure. Tama. Sana nga ganun. O sige, hintay na lang natin. Sino? Pare, mukhang mabait itong Orange and Lemon. Mukhang maayos sa banda to eh. Oo, mukha naman. Oh. Actually, medyo Naku, may isa pa palang banda tayo itatakil. Yung tungkol sa Shackle naman. Sa susunod na episode na yun. Nakita mo ba yun? Hindi pa. Sige, sa susunod na. Sige. Tapusin na natin. So, sana usapin na to. Sana magkasundo na kayong dalawa, ha? O, sige na. Bye-bye. Sige. Babush.